Okay, patuloy tayo. One second lang yung pahinga ko. So, about sa finances, mamaya kasi uulan naman to eh. Grab the opportunity. So, like, subscribe, comment, share. Dito po sa playlist, isig natin yun. May sulat yan sa taas. So, dapat hindi ka mag-cruise ship muna. Baka bakasyon. Mahal pa lang cruise ship, no? At lalo yung pasapasyal, bakasyon muna. Talaga pagkakitaan muna. Kung siguro sa akin, sa aspect ko, magbisyo-bisyo ka, huwag ka na lang mag-asawa. Wala kang pagkitaan, mahirap na. At kung magbakasyon-bakasyon ka, dapat may negosyante ka. O malaking kita talaga. May mga tao pang ganun eh. At para makalibang-libang din, di ba? Maka-enjoy. At marami ding ano, pagkakitaan, negosyo. Mag-iipon, mga kapital. Siyempre, hindi naman mabibigla ang lahat ng bagay eh. Maliban lang kung mangungutang ka. Kung mangungutang ka, mahirap naman maghanap ng pakakautangan ngayon. Mahirap. At lalo na, expertise, mga loto, hindi din madali. Yan, siyempre, tatanong mo, wala talagang madaling solusyon na or daanan. Wala talaga. Ang madaling solusyon ay matagalan na pag-iipon at pagpaplano sa kunting pera na dandahan siya. Para siyang dam, hindi naman talaga, walang bagay talaga or pera na diretso talaga. Kung sa loto, kung nanalo ka sa digit games, maliit lang talagang kita. O sa loto, malaki, madali lang mawala kung hindi mo pinaghirapan. Talaga masimula mo na talaga siya sa maliit na bagay. 20, 20, 100. May iba kasi na sa loto at nakita ko. Taya mo lang ko, 10 lang, 20. Pinakamalaki, 20. Nakita ko talaga, 400, 500, isang taya. Nako, laki-laki naman. Wala pang hulog. Parang maraming taong guilty dyan. Lalo na kung nagbibisyo ka, eh, pasok ka sa relationship, wala kang ipon, pero may pangbisyo ka. Sabi mo, wala kang pera, pero may pang drugs ka, or pang chicks ka. Talaga, I don't know. Bakit? Ano ba talaga ang plano ng buhay mo kung gano'n ang ginagawa mo o tayo ginagawa natin? Para tayo naglulokohan lang. Siyempre, mahirap din eh. Mahirap nang hindi ka naghanda, papasok ka sa gira, hindi mo alam sinong kalaban, saan, safe ka ba. Yun nga ang sasabing training nga eh, di ba? Ganon din sa finances. Siyempre, may mga, yun ang mga pera, may mga gusto tayo, pangailangan. Yun ang dahilan na may trabaho ka. Kasi ang tubig, kurinti, pagkain, libre yan. Nag-aaral tayo para sa pagkain. Ay, nag-aaral tayo para makatrabaho, para makapera, ka, para pagbili ng pagkain. Yun lang naman ang dahilan, nag-aaral ka at nagtatrabaho para sa pera lang una. Yun ang primary source. Yung mag-aasawa ka, siyempre may mga investment ka, pag-ipon, negosyo at malaking kita, trabaho, sa mahabang panahon. Medyo ano yan, medyo luxury yan. Hindi mo na magbakasyon-bakasyon, mga luxury, mga cruise ship. Mahal yun, yung cruise ship siguro, isang biyahe siguro. Isang tao, sabihin mo mga 2 milyon. Ilang araw lang yun, di ba? Maganda ang mga barko. Siguro, million yun siguro yun. May iba pumunta sa mga Caribbean Sea, mga bakasyon, bili ng mga iPhone na mamahal, di ba? Mga bagong gadget, mga bagong damit, at may iba mabisyo pa para sabihin lang mukhang mayaman. O siyempre, walang laman ang bulsa o saan ba siya na kumukuha ng pera. Yun talaga na, ano talaga, sa naisip ko, baguhin ko yung ano, style. Walang hindi mo tsura, malalim ang bulsa at kalaman. Hindi yung showy lang sa appearance, sa mga gamit. Kasi yung pera ay yung gamit nasisira. At saka yung nakakuha mo sa tamang paraan. Kasi ang nagsushortcut, masasaktan ka lang talaga. O sa pag umuli ka lang, nagbibenta ka ng kristal, diba? Shabu. Pag mahuli ka sa pulis, wala na, ending na. Babayad ka pa. Malaking pera nga, pero malaki ding problema. At madali siya makumita, madali din mawala ang buhay mo, sugal siya. Siyempre, bakit? Mas mabuti na lang yung sayo at sabi, tama yung sabi sa Bible na matagal nakita, matagal din mawala kasi kaysa madali mo nakuha, madali rin nawala. Siyempre, risky siya eh.
Oo, maraming kalaban, may mga kompetensya, kwa drug lord, magpatayan yan, nag-aaway yan, pati police. Mahirap yan ang negosyo, mahirap na trabaho yan, risky yan eh, kaya risky yan eh. Dito na lang ako sa maliit na bagay na trabaho, eh sa malaki nga, pero problema naman talaga. Kung shortcut ka lang, kung tamad ka lang talaga, hindi ka nag-ihipon, sabulang meron na agad lahat. Wala talaga, hindi ka magsasucceed ng ganyan kasi ang pinagkitaan mo unstable talaga yan, hindi talaga stable yan. Kahit magtinda-tinda na lang isa, at least barangal ang trabaho mo isa, galing sa masama, diba? Marami talaga kompetensya yan, kapwa drug lord, magpatayan yan, grupo-grupo din pala yan, huwag na lang. At saka pumasok ka, hindi ka na talaga makaalis dyan, as in bad talaga sa evil. Hindi talaga may magsasucceed, pero hindi lahat. Hindi talaga yan design. Ay, sorry. Sa mga online gamings, mga laro, talagang time is gold talaga. We are race against time din. Siyempre, sa ekonomiya, may mga manipulation sa politics. Or sa country, may mga corrupt, mababang sahod, mahal na bilihin. Okay lang siguro dati na panahon ni Marcos, sabi nila diktador daw, di ba? Pero sabi ng mga matatanda, sila kasi yung una nakita eh. Okay pa siguro dati magtrabaho ka, isang trabaho lang, makabuhay ka ng mga pitong anak. Bababa kasi yung bilihin dati eh. At kunti ang tao. Ngayon na dumadami na, nabago yung mga politika dati. Corruption kasi dati eh. After ni Marcos, nagmahal ang lahat ng bilihin. Marami na nag-abroad. Pero sabi nila doon, diktador daw. Pero, totoo naman yung sabi ng mga tatanda. Kasi, may daya talaga nangyayari. Ewan ko lang kung dilawan ka ba or Marcos Panta. Pero, makukompare mo talaga ngayon at dati. Ngayon, magtrabaho ka ngayon. Ilang trabaho ang trabaho mo ngayon para magbuhay ng isang bata mahirap. Dati, madali lang kumita ang pera at yung bilihin sobrang baba, sintabos lang. Mabubuhay ka, makabuhay ka talaga ng bata kahit isang trabaho. Pero ngayon, kahit may isang trabaho, parang sarili mo lang. Mababang sahod, mahal ang bilihin. Pangkurente lang, ano, bayad ng kurente, tubig lang at pagkain lang. Doon lang ang trabaho mo ngayon. Okay pa dati, may mga libre pang pagkain. Oo. Mas okay pa dati na ano pang buhay dati, mas okay pa dati. Yung panahon ni Marcos, mostly 80% to 90% na matatanda ang nagsasabi na witness nila. Compare ngayon na panahon ni yung mga dilawan na yan, sila lang naman yung mayaman eh. Eh tayo ngayon, wala na. Yun ang mag-asawa ka at yung finances mo, hanggang doon lang talaga. At saka bumabawi ka lang sa ipon at negosyo or investment o pagkakitaan sa matagal na panahon, sa bata pang edad. Kung gusto ka mag-asawa ngayon, based sa ekonomiya ngayon, sa sitwasyon. Kung hindi ka naghanda, na may bisyo ka pa, wala kang trabaho, ay wala kang naipon pero may pang bisyo ka, may pang chicks ka. Siyempre, mahirap ang buhay mo talaga dyan. Papasok sa relationship, mahirap talaga yan. As in, pagkain mo lang ngayon, nga makakain ka lang araw-araw ngayon, mahirap na. May assistant pa nga eh, may tulong pa nga eh, pero hindi lahat mabigay lahat ngayon. Kasi limitado lang mabibili mo sa pera mo. Mahal ang lahat ang bilihin. Makukontra pa mga negosyante dyan. Yun ang mga pera ngayon, yung money talks and life ngayon. Talagang mahirap talaga ngayon. Yun ang iba na nahuhuli ngayon sa masamang gawain kasi bakit ka nagbibintang ganito? Kasi wala akong pera. Mahirap ang buhay. Totoo talaga yan. May bisyo wala. Mahirap talaga ngayon. Nakakain ka lang, ginto na. Nakita ko dun sa YouTube na sa ano, Kamarinesur. Maghukay na mga lupa para makakuha na ng ginto. Isang araw yun ha. Hukayan na mga lupa yun para makabili na ng bigas. Para makakain araw-araw. Ang anak, hindi na mag-aaral. Dalawang anak. Maghukay ng mga butil ng ginto. Mahirap talaga ang buhay ngayon. Walang OFW. Sa panahon ni Marcos, wala. Walang naglalabasan ng mga tao. Ngayon lang talaga grabe. Grabing tinding hirap. Kurente, hirap na.
na dati daw libre lang daw yan. Yung ano, 7 buwan na walang bayad, okay pa ngayon, isang buwan puputulan ka na. Tubig wala na. Mahal na talaga lahat ngayon. Dati daw na ang talong 100 na, 150 na ngayon, 2023. Depende lang yun, nag-expect sila ni Marcos, Bongbong Marcos, na mumura na lahat. Hindi naman siguro ganun kadali pa yan. Mga 3 years pa siguro maramdaman yan. Malaki talaga ang problema. Talagang daming korupsyon. So, siyempre, madadamay tayo sa mga politika at saka sa gobyerno. Siyempre, mga illegal activities pa, madadamay talaga tayo. Yun nga, wala talagang perfect. May bisyo o wala, good or bad, mabuti o masamang tao ka, mahirap talaga ang sitwasyon. Kumita ng pera, mahirap na talaga. Totoo yan. Maintindihan natin yung kahirapan. Alo, kami, dumadaan din kami sa kahirapan. Yung mangungutang kami sa tindahan, wala na magpautang. Dumaan din kami na ganun. Yung ano na lang, baguong na lang, lagyan namin ng suka para dumadami yan, tuyo. Dati, 5-10, ngayon 20 na eh. 24, mahal na talaga lahat ngayon. Alam ko naman kung makain araw-araw, alam naman natin yan. Tao naman tayo lahat eh. May mga pangangailangan tayo, pero mahirap talaga. Kahit anong sipag mo ngayon, yun ang iba na gumawa ng shortcut na illegal para madali ang buhay. Oo, alam naman natin yan. Pero pag once ma-addict ka, mahirap na talaga makaalis dyan. Makanakaw ka na siya na panahapin mo na eh para pambili. O yun naman. Kung wala kang pera, huwag ka na lang magbisyo. Mahirap na. Mahirap na talaga. Mahirap ang magbisyo-bisyo ka. Mas maganda na yung simple lang na tao, simple pamumuhay. Masusurvive ka talaga. Kung wala ka lang bisyo at mag-ipon ka lang, yung bisyo mo mag-ipon ka lang, magsipag at mag-isip ka, magplano. Huwag diretso mag-relationship o magkabata para di ka madisgrasya talaga. Kasi kung biglaan mo lang, gusto mo na lang isang click lang lahat, magkasala ka talaga. Kung gusto mo magmamadali, kapang bata pa, kasi yung bata pa tayo eh, puro gala-gala lang, hindi naturuan sa nanay, yung mag-re-reflect din siya. Kung anong tatay, ganun din ikaw. Depende lang kung babaguhin mo ang ginagawa mo. Ganun talaga yan, magdadami at dadami. Siyempre, isisi ang kahirapan. Siyempre, may paraan yan. Kung isabihan pa nga, kung may gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Sa mga bisyo, mabawal. So, kung may gusto mong bagay na, mahirap yan, mura lang yan, piso lang kasi yan. Eh. 100 lang, 300 lang swildo eh. Huwag natin i-reason out yung kahirapan para gumagawa ka ng kasamaan. May maraming paraan para dyan. At hindi naman loto lahat ang solusyon. Iubos mo. Ipon talaga. Dahan-dahan lang. At huwag magastot. Magpasok na relationship agad. Disgrasya ka talaga. Lalo na social media, bilibili ng cellphone, bilibili ng TV. Ganun talaga. Patakbuhan na talaga. Sa ekonomiya talaga ang problema. Sistema. Ang yumayaman lang yung mga negosyante. Pero kung wala kang negosyo, sawa ka ng maaga, siyempre, hanggang swildo lang yung pera mo. Hanggang doon lang talaga yan. Huwag si negosyo ka, malaking kapital din yan. Alam naman natin yan. Wala talagang, walang tao yung hayaha, yung magandang buhay ngayon. Wala. Lahat tayo nagsasacrifice tayo lahat. Naghihirap tayo lahat. Mayaman o hindi, mabuti o masama. Mahal ang bilihin. Mas okay pa sa panahon ni Marcos kasi bira lang yung mga addict dati. O masamang tao kasi mura ang bilihin. Naging masama sila dahil sa kahirapan. Kurap ang gobyerno dati. Yun ang dahilan na maraming masama. Pero kung mura lahat ang bilihin, lahat may trabaho at may investment, mabuti ang gobyerno, walang maging masamang tao. Lahat magsisipag nagtrabaho kasi yung pera nilang pinagtrabaho nila, makabili sila lahat ng kailangan nila. Pagkain, yun naman eh. Bakit ka nag-illegal activities? Kasi gusto mo na yung sahod, yung pera mo maliit lang. So yun lang man eh, pagkain naman pupunta lahat ng ginagawa mo, pagkain, bayad sa tubig, kuryente, yung dati mura lang, ngayon lahat mahal. Makagawa ka talaga ng kapit sa patalim, magawa ka talaga ng masama. Kasi di talaga abnormal ang sitwasyon. Bilihin sobrang mahal, super expensive yun din sa ibang bansa. Pero mag-ipon lang talaga ang solusyon at huwag magastos.
kumita ng maayos saka iwas bata ng maaga, planuhin at may investment at negosyo. Malaking kapital talaga yan. Wala talagang isang instant. Wala talaga. Kung gano'n ang gagawin natin, wala, disgrasya talaga. Yun ang talagang kailangan na magdasal, magsipag, mag-ipon, huwag lahat bili ng bili-bili. Kasi ang gobyerno din, pag malaki ang gastos mo, puro gastos-gastos ka, sa basic needs pa lang, nahirapan ka na. Lalo na kung bili ng bili ka, ano-ano lang, naghahabol ka sa mga fashion, lalo kang pupulobi. Bili ng motor, alak doon, chicks doon. Lalo kang hihirap talaga na ganong habit. Wala kang ipon at paghihanap buhay. Diba? Kung puro lang bisyo ang iniisip mo, pupulobi ka talaga, pupur ka talaga. Magkasakit ka pa, lalo kung magkasakit ka. Lalo na mga wrong foods, processed food. Magkasakit ka talaga, wala kang maipon. Magkasakit ka, butas ng bulsa mo. Lalo na may baby ka, maaga. Kasi hindi ang iba, hindi magpasabihan, hindi maturo. Ha, ganito. Siyempre, mapapasa, mamamana yung mga problema. Galing sa magulang hanggang sa anak, hanggang sa kanak-anakan. Diba? Yun na talaga, kailangan natin mag-isip. Diba? Hindi talaga. Kahit nga sa Olympics nga yung mga FIBA World Cup, may qualification lang nga yan matinding paghahanda. Excuse me. Tinding training bago makalaro ng maayos, manalo. Eh, pag-asawa, laro lang yan, diba? Basketball yan, sports lang yan. Lalo na pag-asawa, matindi yan. Lalo na pagtatrabaho at pag-aaral. Siyempre, matindi ang pag-aaral para sa pagtrabaho. Sa pagtrabaho talaga na actual, matindi din talaga. Lalo na pag-asawa at pag-anak, matindi din talaga yan. Parang Olympics din yan. Yun talaga yan, may expect na may mga problema talaga. Hindi lahat ng tao a-agree sa'yo, mag-uo sa'yo. Bira lang tao mag-uo sa'yo kahit wala kang pera. Pera. Narabol lang, madalas na babae ngayon, pera talaga. Most common na babae. Hindi ka papansinin, wala kang trabaho, hindi magandang gamit. Hindi ka nila papansinin kasi hindi ka Korean pa, ang mukha mo, makinis, babango. Pera kasi lahat yan. Kung simple lang gagawin mo, kung ano ka lang, hindi ka talaga attractive. Luma ang sandamit mo, hindi siya bago, hindi branded. Yun talaga. Pero kung gusto ko talagang ambisyoso tayo na walang pagkitaan, mahirap talaga. Yung bisyo talaga nagpapahirap na tao, sabi mo wala kang trabaho, puro lang bisyo lang, puro lang uso-uso na luxury, dapat bungga ang mga gamit mo, maubusin ka talaga ng pera. Life, yung buhay mo nandyan sa pera. Money will determine, pero ganun din siya kahirap kung di mo alam anong dahilan naghihirap ka, kung di mo alam bangka ang dahilan sa bisyo mo, sobrang gastuson mo, wala kang hanap buhay, kung dahilan naghihirap ka, nag-asawa ng maaga, hindi nag-iipon, hindi na negosyo or invest, yun ang dahilan siguro bakit naghihirap marami. Or siguro, nagkasakit, di alam na anong gagawin. Ano na lang mga kinakain, inuminom na soft drinks, beer. O yun, maghirap ka talaga at magkasakit. Once mag-ano ka na talaga, maghirap at magsakit ka na, mahirap nang i-repair yan. At saka magluluto, magsusugal, limitation lang, budget lang, i-estimate. Huwag iubos lahat ng pera mo sa pagkain mo, ganun. At kailangan talagang marami kang gagawin. At siyempre, in the end of the day, bata ka pa, yun talagang education, financial education. Mag-aral sa paghawak ng pera. At kasi, nagtatrabaho ka nga, may tapos ng pag-aaral, kung mali naman decision mo, kung hindi naman nagabayan, siyempre, mawawala lang yan. Nag-asawa ng maaga, nagsakit. Gastos-gastos doon, wala. Madali lang maubos ang pera. Kitain mo ulit yan, o 30,000, punta ka dun sa 100 Island, 50,000. Kitain mo ulit yan sa trabaho, iwan ko lang, 2 years siguro pag kitaan mo yan sa trabaho. Pero sa vacation mo, 2 linggo lang, di ba? Or inegosyo mo yun, nadami yun, or invest mo.
Depende lang sa choices natin. Ang determination, ang choice natin sa decision at pili mo at ginagawa mo araw, 'yun ang magdidikta sa buhay natin. Kung may mayaman ka ba o maging mahirap. Pero mahirap nang maging mahirap. Wala talagang sa panahon sa kalamidad, wala ka talagang malapitan. Ang makapitan mo lang, yung ipon mo lang talaga. At kaalaman at malusog na katawan. Oo. Kasi magkasakit ka, mahirap talaga yan. Infinite din ang gastos dyan. Okay. So, like, subscribe, comment, share. Ang punto lang, kung magbisyo ka, dapat mayaman ka. Negosyante ka. Yun ang dapat ang saktong description. Kung mayaman ka, pwede ka na magbisyo-bisyo dyan. Kung marami kang pera, mahirap din kaya magkikita ng pera. Dapat, alam mo na, sipag mo na sa aral, trabaho at negosyo. At kumita ka ng malaki-laki, naghanda ka na, pwede ka na magbisyo ng gusto mong kalukuhan. Pero kung nagsisimula pa lang, bata ka pa, nagbibisyo-bisyo ka, hindi ka talaga gaganda ang buhay mo. Bali, practical lang na pagsasabi natin. So, talagang hindi lahat ng negosyo, ano yan, journey din yan, mahirap din yan eh. Hindi, wala talagang easy ngayon. Mas okay pa daw, sabi ni, panahon ni Marcos, yun ang na-miss na mga tao. Hindi sila na naginip, totoo talaga yung mura ang lahat. Ngayon, mapagmura, makapapagmura ka na, bilihin, lagi lang tumataas. O, hindi naman sa presidente yan, yung mga negosyante lang, yung mayaman. O, ano lang sila, greedy eh, sarili lang nila iniisip eh. Bahala na kayo dyan, basta ako kumita ng malaki, yun lang. So, yun lang na dapat na ano, be wise, hindi tayo wise at matalino sa panahon ngayon. Wala kang idea, kung hindi mo to apply itong sinasabi ko, matatarap ka lang, para ka ng rat race, para ka ng daga na umiikot sa daan, umiikot pero hindi nakaalis-alis. O hanggang ikot-ikot ka lang, o hanggang doon ka lang, hindi ka makaalis-alis sa gusto mo. Nagtatrabaho ka nga, pero hindi ka makaalis-alis kasi trap ka na eh sa mga utang, bakasyon, gandang gamit, di ka nag-iipon. Siyempre, matatrap ka. At magkasakit ka pa sa bisyo mo, di hanggang doon ka lang. Hanggang, ayan yung tawag na. At sa school, di ka naman tinuro maging mayaman. O mag-ipon, mahirap talaga kumita ng pera. Yun na, value your money, even piso na, yan. Huwag mo sayangin yung pera mo, puro bilibili ng mga labas-labas, puro pasyal-pasyal. At least kung magpasyal ka, may ipon ka. Hindi puro gastos lahat ng pera mo, labas lahat, lipad lahat ng pera mo. May dapat may naitabi ka talaga. So like, subscribe, comment, share. Thank you po. Happy peace lang tayo dito. So lahat tayo may chance na gumanda ang buhay. Di man mayaman, at least makakain, may bahay, may tubig at maganda ang kalusugan, mayaman na yun. Okay? Hindi yan nadidikta sa anong binibili mo sa paghanda yan. Thank you po.